Alam nyo mga ka-idol, when it comes to pickup truck, isa sa mga pinamimilian natin is ang Ford Ranger. That's why noong 2011, I remember na marami sa atin ang talagang na-impress, na-amaze, and also talagang napabilib sa kanyang stunning look. It's because mas malaki siya in terms of dimension. Taller, wider, and longer. And hindi lang yun mga ka-idol. Pagdating sa specs, sa makina pa lang is yung imagine niyo yung maliit yung kanyang displacement pero bigger in power. Parang sinabi mo na rin na parang naka-steroid yung sasakyan na ito. At ito yung sasakyan na pag dinrive mo parang may feel na damba. Okay? And also yung when it comes to riding comfort na parang pick up na naka-SUV ka. So ganun nga mga ka-idol. So that's why ngayong araw na ito, bibigyan natin ng magandang reviews itong bagong 2021 Ford Ranger FX4 Max. Let's go mga idol! Umpisahan natin sa front fascia mga ka-idol. Dito sa kanyang headlight, as you can see, still the same dun sa kanyang predecessor na meron siyang projector headlight and also naka-bulb type. Sa baba, yung may dilaw na yon, ito po yung kanyang side turn signal lamp. In this variant mga ka-idol, wala po siyang DRL or hindi siya equipped ng DRL. Yung DRL is daytime running light. Wherein na mas visible po kayo even na tumatakbo kayo sa daytime. Okay? So, ibig sabihin, added for safety po ito. Ito po sa kanyang front grille, as you can see, kamukhang-kamukha po siya ng Ford Ranger Raptor na meron siyang name badge sa taas na Ranger. Sa gitna, nadudun po yung malaking logo ng Ford. And this one is also mesh type, honeycomb mesh type, na which signifies na mukha talaga siyang sporty. So, yung wider angle ng kanyang front grille mga idol ay nag-i-emphasize na this one is a macho truck. Bigger and wider. Sa baba, dito sa kanyang front chin, two-tone mga idol, meron siyang dark gray finish wherein na maganda po yung kanyang combination all the way dun sa kanyang fog lamps na yung bezel is square type na unlike before na bilog ang kanyang design. And then sa baba meron siyang extended plastic wherein ito po yung parang protection niya dun sa kanyang skid plate. So tignan natin sa ilalim kung may makikita tayong skid plate. There you go mga ka-idol, sa ilalim equipped na po siya ng skid plate, added protection for your engine especially when going off-roading mga ka-idol.
So this unit, mga ka-idol, is also equipped with 800 millimeter water weight. So siya po yung very famous when it comes to water wading. Kapag kayo ay papasok sa mga lugar na bahain or even cross river tayo, pasok na po si Ranger, mga ka-idol. So dito tayo sa makina, mga ka-idol. Standard po sa kanya ang kanyang hood hydraulics. Ayan. Standard po sa kanya yan, which ito po yung pinaka gustong gusto ko sa Ford. And then also meron siyang heat insulator dito. Ayan. Ayan. And then also, mga ka-idol, this one comes with a 2.0 liter bi-turbo diesel engine na nagpo-produce po ito ng 210 horsepower at 500 newton meter of torque. 10 speed po ito, mga ka-idol. And also, this one comes with a 800 millimeter water wading. So very famous po si Ford when it comes to water wading. Bakit, mga ka-idol? Dahil ito po ang pinag-aralan ng kanyang mga engineers. As you can see, makikita nyo dito, meron siya dito parang snorkel, ano? Now, which ito po, dito po yung pinaka-breather po ng ating engine kapag siya ay lulusog na sa baha or even crossing the river. So, makikita nyo rin dito na meron siya dito parang weather strip, ayang rubber dito. Protection po yan para hindi po pumasok dito sa kanyang pinaka-snorkel. So, ganun po kaganda ang engine ng ating Ford Ranger FX4. Kung bibili ka ng pickup truck, mga ka-idol, isa sa pwede mong i-consider ay bihisan ito para mas magmukha siyang brusko, mas mukhang masculine and sporty. At number one dyan si Ford pagdating sa bihisan. Dahil lahat ng accessories na pwede mong i-consider na ilagay dito ay talagang babagay, mga ka-idol. At nandito nga ang 2021 Ford Ranger FX4 Max, na which makikita ninyo na meron na siyang kasamang over fender flare. Na standard sa kanya ang dark gray finish na se-separate doon sa kulay ng kanyang body color na magmumukha siyang two-tone. Sa baba, makikita mo rin ang kanyang front mudguard, standard sa kanyang variant. Equip ito ng BF Goodrich all-terrain rubber tire na kilalang kilala po ang BF Goodrich pagdating po sa gulong ng mga eroplano and also sa mga heavy trucks. Meron siyang 17-inch alloy wheels na may 6 studs, ventilated disc brakes with ABS, EVD, and stability control, mga ka-idol. So when it comes to safety, hindi ka pababayaan ni Ford Ranger FX4. Instead of stepboard, mga ka-idol, ang ginawa nila is metal hoop. When you said metal hoop, mga ka-idol, ito po yung nauuso ngayon sa mga pickup trucks and also sa mga SUVs. Now, wherein mayroong bakal dito na nakaabang, and then also separated po yung kanyang mga stepboard na maliliit, no? And ang ginawa po ng Ford is lagyan siya ng parang coated na parang liha, na wherein talagang sobrang kapit nito sa inyong mga sinelas or sapatos. And don't even try na magpaaka dahil talagang makikiliti ka sa stepboard na maliit na ito. And also, kung kayo po ay naka-shorts at nag-gutter po kayo sa side na ito, automatically meron ka ng bruises. So ingat kayo dito, mga ka-idol, dahil talagang ito ay ginawa para mas magmukhang sporty ang pickup na ito. May pagka-minimalist ang kanyang datingan. Okay? Still naka rear drum brake, mga ka-idol, for heavy lift braking power. And also naka lift spring na meron siyang combination ng fox shocks. Standard din sa kanya ang rear mudguard, wherein ito po ang built-in sa kanyang variant na ito. Tingnan natin sa ilalim, mga ka-idol. As you can see, yung kanyang pangilalim, ayan po, naka lip spring. And then, ito po yung kanyang fox shocks. Ayan. Okay. Nakasok
support po sa kanyang lip spring ang fuck shocks, and then yung kanyang spare tire steel BF Goodrich, at yung rim na ginamit is steel alloy wheels. Kung ano yung stock na ginamit, ganun din po yung kanyang spare tire alloy wheels. So hindi tayo tinipid mga idol when it comes to spare wheel. Bago tayo pumasok sa interior, reviewin mo muna natin dito sa bandang labas ano. Yung kanyang headlight, steel halogen po yan na naka-projector. Meron po yung auto headlight wherein na pag pumasok po kayo sa mga tunnel or let's say papagabi na at ginamit mo yung auto, automatic bubukas po yung ilaw at mamamatay po yan kapag may nakita na siyang araw or medyo maliwanag. Okay? And then meron din po siyang auto wiping senses wherein na pag umulan, mag-wiper po siya depende po sa speed na kung lalakas po yung ulan, lalakas din po rin yung kanyang wiper. Okay? Tapit tayo ng konti. Makikita ninyo dito sa gilid, ito po yung pinaka-iconic badge ng Ranger na dito nakalagay po yung kanyang variant. And then also itong bi-turbo na signifies na yun nga ang engine na ginamit sa kanya. Yung kanya namang side mirror, still naka 2-tone. Ito po ay dark gray finish, matte black, side turn signal lamp. Malaki po yung kanyang side mirror. Ayan. At ang kanyang door handle, hindi siya body color. Ito po ay dark gray finish. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo na ang Ranger sometimes it comes out with two colors na parang meron siyang radiant color na nagko-combination sa kanya. Okay? Sa kanyang door panel, this one comes with premium plastic na may combination siya ng leather dito. Nandito yung kanyang controls para doon sa kanyang windows, driver, passenger, lock ng windows. May combination siya ng silver accent sa kanyang door handle, lock unlock. Meron siyang very spacious na bottle holder. And then sa side, sa pinakababa, nandun po yung kanyang speakers. Seats natin, steel manual. Nandito po yung ating height adjuster. Ito po yung ating recliner. And then dito po yung slide natin. Kung mahaba po yung ating legs, aabutin nyo lang ito para mag-slide. Yung seat material natin is made of leather na meron siyang gray accent stitches na mas mukha siyang sporty ano. And then meron siyang combination sa gitna na parang may pagka suede or alcantara look no na leather. And then yung strip na ito is a carbon fiber na parang synthetic leather. Okay? Then dun sa taas, still ganun din po, but meron po siyang FX4 na customized stitches, no? FX4 Max stitches. Yan. Ito ang kanyang cockpit, mga ka-idol. Umpisaan natin sa dashboard. Sa dashboard, still premium plastic yung ginamit. Same yung layout ng kanyang predecessor. Equip po siya ng dual SRS airbag. At ang pinakabago sa inyong paningin ay ito. Ayan. Susum natin ng konti mga ka-idol. Ayan. So ang tawag po dito is upfitter auxiliary switch pack. Ano ang ibig sabihin yan mga ka-idol? Maybe curious kayo dito. No? So ito po ay yung ginagamit na toggle switch or abang wherein kung kayo ay magpapalagay po ng additional accessories gaya ng bar LED. Magpapalagay po kayo ng bar LED doon sa harapan, sa bumper or maybe doon sa inyong bubong. So yan po yung kanyang purpose mga ka-idol. Kasi nung dati kung tayo ay magpapalagay ng abang gaya ng ilaw, sometimes nagpapabutas tayo sa ilalim ng dashboard dito or maybe dito, maglalagay tayo ng toggle switch wherein magagamit natin yung ating additional accessories. But right now in this variant, nilagyan tayo ni Ford ng ganitong abang para magamit po natin yung additional accessories. Alam nyo naman ang mga
Pilipino, Thailander, Malaysian, mahilig yan sa mga additional accessories. So that's why naisip ni Ford na maglagay siya ng ganito para hindi na tayo mahirapan. Okay? So yung kanyang dashboard or yung kanyang cockpit, still ganun pa rin ang layout. Kung mapapansin ninyo, umpisahan natin dito sa kanyang steering wheel. Ayan. Meron siyang apat na spoke sporty steering wheel. Nakarap po dito yung leather. Nandito po yung kanyang switches. Ayan. Yung switches niya, naka-incorporate dito yung kanyang cruise control. And then sa audio control, sa audio niya, dual SRS airbag. And then doon sa side, nandito po yung kanyang side turn signal lamps. Nandito naman po yung kanyang wiper. Nandito na rin yung switch ng auto wiping senses. Okay? Sa side, mga ka-idol, ayan yung air vent. Meron siyang accent dito na silver. Then ito po yung retractable side mirror. Ito po yung sa side mirror natin, yung control natin. Sa headlamps po natin, ayan. So ayan po yung off. Ito yung parking light. Ito naman yung headlight. Ito naman yung auto headlight. Itong switch na to, I think this one uses for the pag lamps, no? Pag lamps. And then this one is yung contrast ng inyong odometer. Okay? Sa baba, makikita ninyo sa baba. Ayan. Nandito po yung toggle ng ating hood and sporty po yung kanyang pedal. Nako, wala ka nang mahihiling, mga ka-idol, dahil nandito na lahat. At yung kanyang steering wheel, ayan, adjustable po yan. Ayan. Pagdating naman sa infotainment, mga ka-idol, still classic, no? May pagka-retro na may pagka-futuristic. Yung kanyang infotainment, touchscreen po yan, 8-inch po yan, 8-inch, na meron siyang Apple CarPlay, and then Android connectivity, Bluetooth, Sync 3, voice command. Then, meron siyang inlet dito for your CDs, yung mga parents natin na mahilig pa rin gumamit ng CDs. Ayan. Nandito yung kanyang hazard light or yung switch. Okay? Dito naman sa gitna, nandito naman yung kanyang controls para sa kanyang audio system. Okay? Ito po yung sa kanyang audio na meron siyang forward or rewind and then eject. Okay, meron din yan dito, mga ka-idol, but this one, ito po yung pinaka-manual niya, no? And then ito po yung switches para sa kanyang aircon. As you can see, dual climate control po ito. So ito po yung control para doon sa passenger side, dito naman po sa driver. So meaning, pwede kayong mag-iba ng temperatura pagdating po sa inyong aircon. Okay, nandito po yung kanyang power. Before natin makalimutan, nandito po yung kanyang power switch on and off ng engine. Ito po yun, mga ka-idol. Okay? Pagdating naman dito sa kanyang shift knob, ayan na. Yung legendary shift knob natin. So, meron po siyang 10-speed automatic. Naka-sports mode din po tayo. Sa gilid, makikita ninyo yung plus and minus. When you use the sport mode, nandito po yung plus and minus. Okay, since na 4-wheel drive po ito, nandiyan po yung 2H, 4H, 4L. And then also may lagayan po kayo dito ng cellphone, 12-volt socket, USB port. Ayan. So may additional USB port din po doon, mga ka-idol. Ample space para sa inyong bottle holder dahil malaki po yan and mukha naman siyang adjustable. Sa armrest niya, mga ka-idol, ayan, leather po yan. May malaking space, lagayan po ng mga coins. Sa baba, pwede kayo maglagay ng CDs. Okay? Sa ceiling, mga ka-idol, as you can see, light color na may pagka-beige yung kanyang ceiling. Nasa likod yung kanyang hoop
para sa inyong mga hanger. So unlike dun sa iba, nandoon sa kanyang mismong yung kanyang handle grip, no? But this one nasa likod mismo. Oh. Sa harapan, pareho siyang may vanity mirror. Dun sa sunshade, may vanity mirror na po dito. Ayan. At ito po yung kanyang rear mirror na kung saan parang meron siyang auto dimming senses na wherein pag may naka-headlight po sa inyo na yung naka-high beam, medyo ito ng konti, medyo didilim po siya ng konti. Nandun po yung lagayan po ng ating shades. Ayan. So ayun mga ka-idol, I hope nagustuhan po ninyo ang reviews sa bagong 2021 Ford Ranger FX4 Max. And bago ko tapusin ang video ito, gusto ko muna magpasalamat sa Ford Libis for giving me this opportunity na ma-vlog ang kanilang bagong Ranger. And don't forget to like, share, and subscribe sa YouTube channel ng The Car Loan Expert para sa mga upcoming videos natin. Okay? Bye! Yeah!